paghahambing ng salawikain, kasabihan at sawikain. Magandang buhay, Grade 8! Ang salawikain, kasabihan at sawikain ay may pagkakaiba-iba ng kahulugan. Sa video na ito, sama-sama nating alamin ang kanilang pagkakaiba-iba. Una ay salawikain. Ayon kay Lope K. Santos, diwa ng salawikain, ito daw ay maituturing na pinakatutubong Bible kung hindi man pinaka-moral code. Ayon naman kay Izzy Angeles at Envy Machenzo, ang salawikain ay pangungusap na nakaugalian ng sabihin at nagsilbing batas at tuntunin ng kagandahang asal ng tao. Narito naman ang halimbawa ng salawikain. Siyang matatanda ay pakundanganan at alalahanin ang patutunguhan. Sa balat ng lupay, walang kabataan. Sumunod naman ay pag-apaw na ang salop, kailangan na nagkalos. Ang sumunod naman ay kasabihan. Ayon kay Lope K. Santos, ito ay isang pabalbal na kasabihang lansangan na karaniwang patudyo at gamit lamang sa loob ng panahong nasasaklaw. Ayon naman kina Izzy Angeles at Envy Machenzo, ang kasabihan ay isang panudyo, may aral man o wala. Ayon sa kanila, ang kasabihan ay isang salita, pangungusap o pariralang karaniwang sambitin sa ngayon o nakaugalian na kayang sabihin ng mga tao sa isang puok at sa loob ng isang kapanauhan. Ito naman ang halimbawa ng kasabihan. Una, utos na sa pusa, utos pa sa daga. Pangalawa, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Pangatlo, ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Panghuli naman ay sawikain. Tinatawag ding idiomatikong pagpapahayag. Ang kahulugan ng mga salitang bumubuo sa mga ito ay may natatanging kahulugang na iiba mismo sa parirala. Halimbawa, ang salitang magdilang anghel, ang ibig sabihin ay magkatotoo ang sinabi. Sumunod ay nagbibilang ng poste, ang kahulugan nito ay walang hanap buhay. Sumunod, balitang kutsero. Ibig sabihin, balitang hindi totoo o fake news. At sumunod ay ilaw ng tahanan. Tumutukoy sa ina ng tahanan. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pagkakaiba ng salawikain, kasabihan at sawikain. Ngayon naman, dumako tayo sa isang pagsasanay. Tukuyin kung salawikain, kasabihan o sawikain ang pagpapahayag na ibinibigay sa bawat bilang. Una, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Salawikain, sawikain o kasabihan. Pangalawa, ang masama sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Pangatlo, ilibing sa limot. Pangapat, nanunungkit ng bituin. Panlima, maamong kalapati. Panganim, ubos-ubos biyaya pagkatapos nakatunganga. Pampito, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Pangwalo, mahina ang bagwis.
Pangsiyam, iba na ang tinitingnan sa tinititigan. At pangsampu, papuri sa harapan, lihim na kaaway. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!